Sangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Diyos ay pag-ibig, walang hanggang pag-ibig na namamagitan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hilika tayo ng Ama upang ipahag sa amin ang pag-ibig ng Diyos. Isang magka ng magkasala ang tao na dumungi sa pag-ibig na ito, nagkatawang tao ang anak at dinaig ang kasalanan upang ibalik sa atin ang karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpapatuloy ng Espiritu Santo ang gawain ng anak sa kanyang simbahan sa kasaysayan hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging malapag sa pagdiriwang ng banal na pagbahay at pagdulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kaming nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wakas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Awaan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglugayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Sa salitang Diyos ang ito ang maasahan. At sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapapanalo sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kaluluwagang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayon ipinagdiriwang, ipinagkaloob mo ang aming mahihidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan. At ang sakayin, tubusan ang iyong himisang pagka-Diyos na mahal na kapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ang panahon nang anyohan niya ako bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako'y isilang dito sa San Sinopo. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na maging ng hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi ng kasama at katulog sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y alin. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manimbing ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Manimbing ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang iklang mong langit kung ating pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingay. Manimbing ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lilingin at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Manimbing ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mapangis, ang lahat ng ibong nasa himpapawid. At maging sa isda, sa lalim ng tubig. Manimbing ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at
lubos tayong nagagala sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagala tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang Diyos na may tatlong persona.
So bahagi ho na kung saan ay maging gabay din ho natin sa ating katisismo, mula nung tayong bata tayo'y tinuturuan na kung saan ang Diyos Ama. Ano yung ginawa ng Diyos Ama? Ang mga Diyos Ama ay ang naglikha. Ang naglikha ng lahat ng bagay. Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Yan nga maliwanag doon sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. And God saw how good it was. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Maganda. At maging bahagihin mo nawa ng ating patuloy na pag-inilin, ay lalo-lalo na ngayon, buwan ng Mayo. Ngayon ay marami tayong makikita sa gala. Kung isa niyo iba natin yung mga kapatid na hindi katoliko, tinatanong bakit niyo pinaposisyon yung inyong mga dalaga. Ayan ay nais natin iposisyon para ipakita ang kagandahan nilikha ng Diyos. Sana po, yun din po yung makita ko natin. Yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. At kalimitan din o, sinasabi ko rin doon sa ating mga sagala na hindi kayo magposisyon para lamang ipang kita ninyo sa iba na kayo maganda. Ngunit na makita na kayo ay nilikha ng Diyos. At huwag natin kalimutan na tayo ay mga magagandang nilikha ng Diyos. Yun po nawa ang isang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng buong kapal. The beauty of creation, the goodness of creation, which reflect the goodness and beauty of the Creator. Kaya, nawa, higit nating makita at mapahalagahan ang biyaya na ito na ating Diyos na tagapaglikha. Kasi bahagi ho na kung saan ay maraming pamamaraan na pwede natin ipakita. Isa lang po ito sa dahilan ng aking mga sagana. Pero isa po yun sa halimbawa na pwede natin ibigay kapag pinag-usapan natin ang Diyos na tagapaglikha. Yung ikalawang persona, well, alam natin na kung saan ay nais tayong iligtas ng buong may kapal sa pamagitan na paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon. Bakit? Kasi yung kagandahan ng nilikha ng Diyos, dinumisan. Dinumisan ng alin. Dinumisan ng kasalanan. Dinumisan ng pagkakasala. Una ng ating unang mga magulang. Kaya nawala yung kagandahan ng ito ng Diyos dulot ng kasalanan. Pero ano? Nangis ng Diyos na iligtas tayo, muling murahin, punasan ang dungis sa nilikha ng kasalanan. Kung pangigit na makita sa atin yung tunay na kagandahan ng pagbika ng Diyos sa pagiging bahagi po ng ating pagiging tao. At yung pangatlo, yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na kung saan ay ano, na patuloy na gumagabay sa atin upang hindi natin pakinabangan yung pagliligtas ng Diyos. Lalong-lalo na saan? Sa patuloy ng mga alaga sa kalikasan na binibigyan din ng pagpapahalaga sa atin ngayon ng ating simbahan. Sa pamagitan po ng pagyaya po ni Pope Francis, Laudato Si, na makita rin mo natin na kung saan ay tayong gabayan ng simbahan.
sa loob ng pamilya. Katulad ng pangdaga mo na kung saan ay ipinaman ng Ginoo sa pamagitan din po ng latest na isenikal Amoris Laetitia sa pagpapahalaga ng buhay ng pamilya. Kaya po, anong pagkilos? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero po yung salita ng Holy Trinity, Santissima Trinidad, ay tumutukoy sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabi nga ng iba'y pato, yung salitang Holy Trinity o Santissima Trinidad, kung wala na sa tatlo, wala sa Biblia. Wala nga. Pero nandun ang Ama, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Pero pag pinag-usapan natin ang banal na sangkatlo, ang palaging umuusin sa akin ay ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Itinuturong mo sa atin na ang Diyos na may tatlong persona ay iisa. Ay, ito rin po yung nawa makita po natin. Paano baga talaga nagkakaisa ang Ama at ang Anak? At paano rin po natin tunay na pangalagaan at tayo'y nagkakaisa? Sa Ebanghelyo ang pinahayag po sa atin. Ano po yung sabi sa atin sa Ebanghelyo? Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ang sinasabi sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Alam niyo po, kapag pinag-usapan natin ang pagkakaisa, dalawang pinaka-main ideology. Una, yung tinatawag nating unity in university. Para tayo magkaisa, lahat pare-pareho tayo. Lahat pare-pareho tayo. Kung ano yung meron yung isa, lahat meron tayo. Kung ano yung wala yung isa, lahat wala tayo. Yan ang unity in uniformity. Ito po yung idea na tinahampok ng socialism. Na kung tawagin natin ngayon, ay communism. Lahat pare-pareho. Walang naiba. Kapag naiba ka, patay ka. Kasi yun ang ibig sabihin, unity in uniformity. Mayroon isang pangalawang ideology, unity in the midst of diversity. Kung minsan po ito yung mahirap, kasi sabi nga natin, magkakaiba tayo eh. Paano tayo magkapare-pareho? Ang turo ng ating pananampalataya, hindi upang madali yung unity in uniformity. Pero kung naunawaan natin yung turo ni Kristo, magiging madali. Bakit to? Kasi yun yung pamamaraan na ipinahayag niya ho sa atin. Yun ang pamamaraan na ipinapakita niya sa atin sa pamamagitan po ng kapanag-panalang sa tatlo. The way of the Holy Trinity. Ano yun? Ang lahat ng sa akin ay sa Ama. Eh kung magbabasayan po natin yun ay Diyos, itayong tao, paano natin masasabi yung alam nyo, isang napakagandang halimbawa, kung nyo maalala nyo po, noong nagsimula po yung industrialization, noong 1900, noong nagsimula po ang industrialization, isa po sa mga nanuna rito ay si Henry Ford. Ang isang pamamaraan na ginamit niya noon, yung assembly line. Kung nyo pong maalala. Yung paggawa ng kotse, kasi nung muna kapag gumagawa ka ng kotse, lahat ng tao, gagawin mo lahat. Mula doon sa una, hanggang doon sa huli, yung assembly.
Ngayon, yung nakikita po natin ngayon, kahit na sa mga kumpanya, no? Merong assembly line, yung iyo, pwedeng gulong lang. No? Yung isa, pwedeng manubela lang. Kasi ngayon sasabihin ng tao eh, Pater, hindi naman tayo magkapare-pareho eh. Manubela lang ako. Gulong lang ako. No? Pero ano ibig sabihin? Ah, kapag pinagsama-sama mo yung gulong, yung manubela, yung chassis, yung makina, ano magbubuo? Isang kotse. Eh, paano po yan magiging atin? Yun. Yun ang may ipabigat. Kasi pag sinabi mo tayo nagkakaisa, masasabi mo na kahit nagulong lang yung akin, mayroon akong isang buong kotse. Yun yung pagkakaisa. At paano natin makakamit yan? Ay, kinakailangan natin yung turo ng pananampalataya. Yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Kahit na halimbawa, gulong sa'yo, sa akin ay makina, pag pinagsama-sama natin, magkakaroon tayo ng isang kotse, pareho-pareho tayong gagamit ng kotse. Medyo mahirap isipin. Kasi isang kotse para sa lahat. Bagamat yung akin lamang dito ay gulong, umakina. Pero yun yung turo ng ating pananampalataya. Yung isang bahagi una kung sana yung huwag natin kalimutan. Kasi ano yung problema natin ngayon? Hindi. No? Ang problema natin ngayon ay pumisa na yun. Ang pinag-inisipan lang natin ngayon, hindi. Gulong ako eh. Ayoko ibigay ito sa iyo. Akin lang ito. Kaya pumisa, hindi tayo nagkakatulungan. Kaya maliwanag po yung ipinahayag sa iyo pag-iyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kapag magkaroon tayo ng mentalidad, bagamat yung bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi, at masabi natin na, kotse natin ito lahat. At lahat pwedeng gumamit. Bagamat, hindi lahat ito ay akin. Ang akin lang dito ay gulong. Ano ang maging susi? Ay, hindi yung susi na ipinapahayag ng ating pananampalataya. Pag-ibig. Pag-ibig. At doon natin makikita yung tinatawag doon nating pagkakaisa. Kasi bakit? Sino bagay yung nagpakamatay sa krus? Si Jesus. Ang anak, ang ama ba ang nagpakamatay sa krus? Hindi. Ang anak ang nagpakamatay sa krus. Si Yahweh, ang alin, ang lumika. Pero ano, kapag sinabi nating tagapaglika, hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasama niya yung ama. Nandun din yung ama. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa krus. Pero hindi ang ama ang nagpapako sa krus. Ah, sino ang nagpapako sa krus? Ang anak. Sino lumika? Ang ama. Pero ang Diyos na ito, ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo ang lumika sa atin. Pero sino ang kumilos? Ang persona ng Ama. Kaya po, bahagi po na kung saan ay makita po natin. Makita po natin na higit na pagkilos na ito. Sa higit na pagtugon natin, kapag nagawa natin yan, nandyan ang tinatawag natin unity. Maintindihan natin ang pagkakaisa na ibinibigay ng banal na Santo. Nasa lang po ito yung mahigit natin na makita. Alam nyo, yung isang pinakamalapit
na pagkilos na maging bahagi yun ng ating pagtugon, eh pwede natin makita yan saan? Sa loob ng pamilya. Hindi naman lahat ng trabaho ay trabaho ng nanay. Hindi naman lahat ng trabaho ay trabaho ng tatay. Kung minsan makita po natin, yung nanay, yung nagtatrabaho, hindi kayo yung tatay nagtatrabaho. Pero yung isa na sa bahay. Pero ano, kapag nagtutulungan yung nanay at ang tatay sa kanilang gawain, mabibigyan nila ng sapat na pangailangan ang kanilang mga anak sa pang-araw-araw nilang pagkilos sa daigdig na ito. Kaya ito rin po siya yung itilog natin sa harapan ng ito kung may kapag. Yung ganitong klase ng pagkaunama. Kung paano ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagkakaisa. Nawa rin patuloy tayong magkaisa. Nawa, higit natin itingin na magkaroon tayo ng higit ng pag-ibig na may pamanin natin. Dahil ako lamang ay gulo, kahit ako lamang ay gulo, naging bahagi ako ng kotse na ito, na naging bahagi na kuntusin na ito. Pwede kong magamit, ito'y akin at ito ay para sa lahat. Kaya may tuturing natin na tayo ay nagkakaisa. Ano yung kalaban nito? Ang kalaban nito ay siyempre yung salitang akin lang ito. Akin lang ito. At kapag naging mamayanin sa atin yan, hindi natin makikita ang kahulugan ng misteryo ng banal na santag. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapagayang sa lahat na may gawa ng kaluluwa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalat ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklong sa kanan ng Diyos ang Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukong sa nangabubuhay at mamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos na walang hanggan. Pag-ibig, niligaya tao sa pag-ibig at patuloy ng pinapapala sa pag-ibig. Kaya buong pag-iwala natin itaas sa Kanya ang ating mga kaibigan. Banal na Santo, tingin mo aming panalangin. Banal na Santatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Simbahan Katolika sa pamuno ni Papa Francisco,
mga obispo, mga pari at mga diakono ay tunay na maging larawan ng sangkap ng Diyos at maging patotoo sa lahat ng mga tao dahil nabubuklot ang mga kasapi nito sa mapagmalasakit at mapaglingkod na pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na sa tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bansa sa mundo, sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at pananampalataya, ay magkaisa at magtulungan sa pagsusulong sa pandaigdigang kapayapaan at sa pangangalaga sa kaligtasang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Banal na sa tatlo, dinggin mo ang aming kahiling panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, sa hukbong sanggatahan at sa pulisya, ay masigasig na tumupad sa sinumpaan nilang tungkulin at maglingkod ng tapat para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, manalangin tayo. Banal na sa tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo mismo mga mamamayang Pilipino, sa kabila ng mga pagkakaiba natin sa maraming bagay, ay magkaisa ng hanganin at magtulungan para sa kapayapaan, kasaganahan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Banal na sa tatlo, dinggin mo aming panalangin. Upang ang mga dukha, may sakit, may kapansanan at nagdadalamhati, naaapi at bilanggo, ay makatagpo ng pag-asa at katugunan sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Banal na sa tatlo, dinggin mo aming panalangin. Ama naming Diyos, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang iligtas kami sa kasalanan at kamatayan. Ang gawain ng pagliligtas ay nagpapatuloy na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan, alang-alang kay Kristo na bubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurahan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambuong sambayan ng iyong banal. Ama namin lumika, gawin ang banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alam ng dakila. At pahundaan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway pangiglangin na kalaan sa iyong adika. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang puso at tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na yung anak at Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay hindi naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pa kahit tatlo hindi isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinaiwanag upang aming panaligan ay siya rin namin sinasamparatayanan. Tungkol sa iyong anak na Espiritong Banal. Bagamat may tanging pagbilang ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang magpahit sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan.